What is up guys? For today's video, isasama ko kayo sa aking pamamasyal sa historical citadel na matatagpuan dito sa World City of Manila, Intramuros. Walang iba kundi dito lang yan sa Fort Santiago. At syempre, di rin natin papalagpasin ang pagkakataon na puntahan at pasyalan ang ilang area na malapit lang dito sa Fort Santiago. Ito ay located sa Santa Clara Street, Intramuros, Manila at walking distance lang siya from Manila Cathedral. Bukas ito sa publiko mula Lunes hanggang Linggo na may entrance fee worth 75 pesos regular at 50 pesos naman kapag discounted. Ang Fort Santiago ay itinayo noong 1571 ng Spanish navigator and governor Miguel Lopez de Legazpi at hinangon niya ang pangalan nito sa patron saint ng Spain na si Saint James the Great. Ginawang headquarters ng mga Spanish, British, American, and Japanese ang lugar na ito sa panahon ng kanilang pananakop at naging kulungan di lang ng mga sundalo maging ng mga sibilyang lalaki, babae, at maging mga bata. Sa ngayon, sumasagisag ang Fort Santiago bilang pag-alala sa mga naging biktima ng World War II at mga sakripisyo ng ating mga ninunong Pilipino na nakipaglaban para sa kapayapaan ng ating bansa. Pagpasok sa Fort Santiago Gate, itong Plaza de Armas ang bubungad. Ito ang sentro ng Fort Santiago at nakuha nito ang ganitong pangalan dahil ginamit ang area na ito bilang lagakan ng mga armas at baril kapag hindi ginagamit. Ito namang tinatawag ngayon na Shrine of Jose Rizal ay itinayo noong 1593 bilang military barracks at nasa ganitong estado na ito simula noong masira noong 1945 during Battle of Manila. Dito kinulong si Jose Rizal sa loob ng 56 days noong 1896. Yung area kung saan siya kinulong was reconstructed in 1953 as a museum and shrine dedicated to him. Anyway, bawal ang video sa loob kaya isi-share ko na lang ang mga larawan ng mga maaaring makita dito. Ngayon naman ay patungo tayo sa Casa del Castellano or House of the Castilian. Ito ang naging tahanan ng Fort Commander. Makikita din sa area na ito ang White Cross. Dito inilibing ang 600 decomposing bodies na nadiskubre sa dungeons. Ito ang The Dungeons of Fort Santiago. Dito natagpuan ang 600 bangkay na sama-sama na ngayong nakalibing sa ilalim ng White Cross. Originally, imbakan ito ng mga armas during Spanish occupation at nang makapagtayo na sila ng bagong mapaglalagakan, ginawa na itong kulungan. Imagine ang kalunos-lunos na sinapit ng mga ikinulong dito. Sobrang sikip at mainit ang lugar. Andito naman tayo ngayon sa Baluarte de Santa Barbara. Itinayo ito para maprotektahan ang entrada mula sa Pasig River. Sa ngayon, makikita na dito ang I Make History Fortress Lego Education Center. Iba't ibang Lego models of lost landmarks in Intramuros, pati na rin mga miniatures ng iba pang lugar sa Pilipinas ang maaaring makita dito. Ito naman ay ang tinatawag noon na kwarto eskwela at infantry quarters ng Fort Santiago na itinayo pa noong 18th century. At ang parte na yan kung saan makikita ang estatwa ni Jose Rizal ay ang chapel cell kung saan siya inilipat sa huling gabi niya dito sa mundo. At noong 1967, this area was converted into Raja Sulaiman Theater. Ito namang Postigo de la Nuestra Señora del Soledad ay ang ginagamit noon na daanan papuntang Pasig River. At ito rin mismo ang ginamit ni Gobernador General Simon de Anda upang tumakas ng masakop ng mga Ingles ang Intramuros noong 1762. Kapag ginutom ka naman kakaikot sa Fort Santiago, don't worry dahil meron na ditong food and beverage stalls.
Sabi ko nga kanina, sa pagsisimula ng video na ito ay pupuntahan din natin ang ilang pang mga area na malapit sa Fort Santiago. Kaya naman, dito tayo ngayon sa Jones Bridge. Pangtulay na nagdurugtong sa mga distrito ng Binondo at Ermita sa lungsod ng Maynila. Ito naman ang Plaza Yuchenko. Sakop nito ang 300 meters na haba ng Muel del Banco Nacional simula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Naalala ko dati nung dumadaan-daan pa ako dito, medyo dugyot pa ang area na ito. Pero ngayon, tingnan nyo naman, isa na itong magandang parke. Pasig River. Pasig River. And that would be all for now. See you again sa mga susunod ko pa na vlogs. Bye-bye!